Morning guys, evening na pala. So, ngayong gabi guys, ang gagawin natin is i-repair or replace natin tong capacitor ng Panasonic. No, so dito, ito yung original na capacitor ng Panasonic. So 9.7 and 3.8 microfarad. So dito, pansin natin yung color coding ng original to siya, OEM na capacitor is yung blue, may white na line, tapos itong red, may white, and then itong sa kabila, blue, and then red. So, ito, ang blue with white and red with white, ito yung 3.8 na direct to sa dryer. Tapos, ito yung solid na blue and solid na red, ito yung sa washer. So, ang gagawin natin ngayon is magre-replace tayo ng another capacitor. Ngayon, nag-order tayo sa Shopee. So, same ng kulay. Pero, iba yung orientation niya or yung may orientation ng kulay ng wire. So, dito makita natin is pure red or solid red, solid blue, solid red, and solid blue. Okay? So, paano ba natin to malalaman if itong mga wiring na pinutol natin, sama nito, may white and red, may blue and white, solid red and solid blue, no? Again, nun sa original na capacitor, Panasonic, white and red, blue and white, white and red, yeah, tama, white and red, blue and white, ito yung direct sa dryer natin. Then, itong solid na red, solid na blue, ito yung direct sa washer. Ngayon, mapapansin natin dito lang sa may nakasulat sa harap, 9.7 UF or microfarad, ito yung para sa washer. Yung 3.8 microfarad or UF, ito yung sa dryer. Okay, so nakita dito, 9.7 UF is red plus red. So, itong dalawang red, itong dalawang solid red, is directo siya sa washer. Tapos, itong blue plus blue, 3.8 lang siya, ito yung direct sa spinner natin or sa dryer. Okay, so ikakabit na natin to guys. Okay, guys. So, nakabit na natin. Ito yung old, tapon. Ito yung new. So, again, balik ko lang. 9.7, ito yung sa washer, 3.8 sa dryer. So, yung blue, kulay blue natin, is konektado dito sa white and red and blue, white and blue. Ito yung sa spinner dryer natin. Tapos, itong solid na red, itong dalawang solid na red, galing sa bagong kapasitor, kinabit natin sa solid na red and solid na blue dun sa washer. So, try natin. So, ipansak na natin yung kuryente. Make sure lang hindi siya nakadikit, ha? Test na muna natin. Yan. So, ito yung washer. Yun. Ikot na. Test natin. Good yung washer. Yung dryer naman. Yan. So, goods na siya mga boss, no? So, clean up na natin to. Lagyan na natin to ng electrical tape. And then, iligpit na natin yung wire.